encoded by BitsTV.com. Sa hawla. Hindi yun dapat makaleo. Halugugin niyo ang kabuntukan. Isang oras, may maghahanap na rito. Parating na sila. Tayo na. Hindi mo ko papaslangin? Matalino ka. Maaaring alam mo nang dapat ka nang mag-ingat. Kung nais mong mabuhay, manahimik ka na lang. Ikaw matalino ka rin. Alam mo kung matagal ka nang nagpapanggap, baka makalimutan mo na kung sino ka talaga. Bilis! Don! Madali kayo!
Bilis! Mandaron! Bilisan niyo! Sino may gawa nito? Sabi na, nandito ka. Munti ka na mapahamak kahapon. Bakit pinunong yan? Anong nagawa ko? Bigla kang lumitaw sa hardin habang kasama ko si Peiyuan. Alam mo namang nakatakda na kaming ikasal. Tama. May karapatan kang pagsabihan ako. Wala akong galang. Hindi ko alam ang lugar ko. Palagi kitang nilalagay sa alanganin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko na ulit kayo guguluhin. Sandali. Kita mo na? Matigas pa rin ang ulo mo. May sinasabi pa ako. Huwag mo akong hawakan. Galit ka pa rin ba? Fuyo. Pakasalan ko man siya, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Patuloy pa rin kitang pangangalagaan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Wala akong pagpipilian kung hindi pakasalan siya dahil sa tiyo niya. Ngunit hindi magbabago ang damdamin ko kapag naitatag ko na ang pangalan ko. Pakakasalan kita at gagawing babae ko. Ano? Anong sabi mo? Babae mo? Alam ko, hindi patas sa'yo. Ngunit ito lang ang paraan. Napag-isipan ko na ang lahat. Pag alis ko sa lugar na ito, isasama na rin kita. At pagdating ng araw, kapag babae na kita, hindi ka na kailanman magiging isang alipin, Fuyao. Mabubuhay ka ng masagana at puno ng karangyahan. Yan ba ang tingin mo sa akin, pinuno? Wala sa mga yun ang kailangan ko. Feiyuan, nag-aalala ang iyong ama sa iyong pakikiisang dibdib. Ngunit mukha yatang meron ka nang natitipuhan. Ako na lang kaya magpasya para sa kanya. Alukin natin si Ginoong yan ang kasal. Ano sa tingin mo? Tiyo? Punong ministro, ikararangal ko yun. Jingchan, bakit hindi kayo uminom ng punong ministro? Salamat sa inyong basbas. Ganun pa man, malayo ang katayuan namin ni Peiyuan. Hindi yata patas na ipakasal siya sa tulad ko. Wala yun kay Peiyuan. Ikaw, anong tingin mo? Maraming salamat po, Tiyo.
Binibini! Anong problema? Si Pinunong yan po. Nakita ko siya nakipagkita ulit kay Fuyao. Nasaan sila? Fuyao, ano bang nais mo? Kaya kong ibigay sa'yo ang kalayaan at buhay na hanap mo. Magpakasal man ako sa ibang babae, hawak mo pa rin ang puso ko. Hindi ko kailangan ng alok mong buhay kung dahil lang sa awa. Kaya kong makuha ang buhay na yun ng mag-isa. Kahit na wala akong pinag-aralan, alam ko na kapag umibig ka, dapat buong katapatan. Ibig mong sabihin, ayaw mo maging babae ko? Walang dapat kahati sa pag-ibig. Bakit hindi mo lawakan ang pangunawa mo? Maharlika ang pamilya ni Peiyuan. Paano ko siya tatanggihan? Kahit na gaano ka kabuti, pinanganak ka pa rin alipin. Hindi papayag si ama na pakasalan kita. Si Peiyuan, kailangan kong pakasalan. Binibigay ko na ang gasbas ko sa inyo. Hindi kita kayang iwan. Fuyao, nung una kitang makita, at palihim ka noong tinuruang lumaban, sa tuwing nagkakamali ka, pinagtatakpan kita at pinagtatanggol. Fuyao, hindi dahil sa pag-ibig kaya ako papakasal. Mataas ang aking pangarap. Sa tungkulin at pag-ibig, isa lang ang maaari kong bilhin. Simula ngayon, hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Fuyao! Binibini, hindi niyo siya susundan? Ang lakas ng loob niyang pagtaksilan kayo. Kung hindi niyo kayang mawala si Pinunong yan, ipapadukot ko ang babaeng yun at ipapapatay siya. Nang sa gayon, wala nang banta sa kasal ninyo. Binibini! Binibini! Ako to, si Alien! Walang kwentang alipin! Mas mababa pa siya sa insekto! Anong karapatan niyang agawan ako? Binibini! 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 Palagi kong nakukuha ang nais ko. Ano mang mangyari, sa akin lang siya mapupunta. Hindi ko to palalampasin. Titiyakin kong magdurusa ka! Sali ka sa paligsahan? Ako? Hindi ko pa yun kaya. Mapanganib ang paligsahan yun.
Mabuti pang hindi ka lumahok. Sino kayong lalahok? Oo nga. Halika, tignan natin. Sige. Nakita mo ba ang pangalan ko? Alam ko nang pasok ako dyan. Malamang. Ang tatapang nila. Yun na yun. Naku, kung ako yun, kung kakayanin. Parang nabasa ko nyo. Ha? Alipin siya mula sa shuan nyo, hindi ba? Siya nga. Ang lakas na loob na lumahok. Akalahin mo yun? Ang taas ng tingin niya sa sarili. Sumali sa paligsahan. Sa paligsahan? Hindi ko alam yun. Huwag ka magsinungaling. Hindi ka sumali? Bakit naroon ang pangalan mo? Pinuno, pumunta ka ba rito para pagbintangan ako? Yun ba ang sadya mo? Pagbintangan? Lahat ng talaan, dapat may tatak ng dugo ng mga kalahok. Sa ganong paraan lang malalaman ang mga kasali. Tingnan mo. Sariwa pa ang sugat. Ano, may ibang nagpaasa ng pangalan mo? Kailan ako nasugatan? Hindi ko matandaan. Fuyao, masama ba ang loob mo dahil sa sinabi ko kahapon? Bakit ka naging padalos-dalos? Hanggang saan ang mararating mo sa ganyan kahilaw na kakayahan mo? Alam mong ipagtatanggol kita kapag sumali ka. Magulo ang isip ko. Nais mo bang mas isipin ko ang pagligtas sa'yo? Pinahihirapan mo ako sa ginagawa mo. Ang akala ko pa naman, nagagalit ka dahil nag-aalala ka sa'kin. Ngayon ko lang nalaman na pabigat ako sa'yo. Anong... Hindi ako kusang sumali. Ngunit sumali man ako, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Fuyao. Pag-isipan mo itong mabuti, magmamatigas ka pa rin ba? Binigo mo ko, Fuyao. Ako ang nabigo sa'yo. Pinuno, tuloy ka. Anong sadya mo? Tandaan niyo po ba si Fuyao, ang alipin mula sa Xuan Yu? Lalahok siya sa paligsahan ng mga mandirigma. Ganun ba? Bakit natin hahayaan na makigulo ang isang alipin sa mahalagang tradisyong ito? Malakas ang loob ng alipin na yon dahil mabuti sa kanya si pinunong yan. Saan naglilinis ng silid ni Jing Chen noon pa? Sabay silang lumaki kaya pinakikitunguhan siya ni Jing Chen. Dala lang yun ang kabutihan ng puso niya. Kung ayaw mo pala sa kanya, bakit hindi mo siya patayin? Kapag pinatay ko siya, iisipin ni pinunong yan na mababaw ako. Ngunit kung buhay siya, paano ako mapapayapa? Tila namang may naisip ka ng hakbangin, tama ba? Hayaan niyo siya na sumali sa paligsahan. Kulang ang kanyang kakayahan kaya unang pagsubok pa lang, patay na siya. Sige. Kakausapin yata kayo ni pinunong yan. Aalis na po ako. Sige. Anong kailangan mo? Ama, may hindi tama sa listahan ng mga kalahok. Hindi maaaring makasali ron si Fuyao. Mukhang may hindi lang pagkakaunawaan. Si Fuyao na naman. Huwag kang magsinungaling. Lahat ng talaan, dapat may tatak ng dugo ng mga kalahok. Sa ganung paraan lang malalaman ang mga kasali.
Tingnan mo. Sariwa pa ang sugat. Ano, may ibang nagpasa ng pangalan mo? Hindi ako nagpasa. Pero sinong may gawa nun? Ama, wala siyang maayos na ensayo sa pakikipaglaban. Hindi lang siya mapapahamak, mapapahiya rin ang ating pangkat. Ayon pa sa tuntunin, hindi kasapi ng Xuanzeng si Puyao, kaya hindi siya maaaring sumali. Dapat lang natanggalin siya sa talaan ng mga kalahok. Ano? Tanggalin siya sa talaan? Hindi madali ang hiling mo. 120 taon na tong tradisyon. Kamatayan lang ang daan upang mawala ang pangalan mo sa talaan. Yun ang tuntunin. Dahil nilabag naman na niya ang tuntunin, tiisin niya ang kaakibat ng kaparusahan. Ngunit, babae siya at wala siyang alam sa pakikipaglaban. Pinanganak siyang alipin. Dapat nga ay patayin pa siya sa kapangahasan niya. Ngayon, natupad na ang hiling niya. Ano pang gagawin ko? Ama! Tama na! Alam mo ba, kung bakit nakipagkasundo ng kasal sa atin si Chisel? Sa 5 kaharian, mataas ang tingin sa ating pangkat. Kahit ang punong ministro, iginagalang tayo. Ang pagpapakasal sa ating pangkat ay tiyak na pupurihin ang lahat. Mabuti at alam mo, mapanganib ang paligsahang ito. Nakatakda na ang pag-iisang dibdib niyo ni Peiyuan. Sa lahat ng aspeto, kaakit-akit siya. Tulad niya ang nararapat sa iyo. Nanggaling siya sa maharlikang angkan. Kagalang-galang siya. Naisip ko, hindi ako nababagi sa kanya. Sino nagsabi niyan? Minamaliit mo ang sarili mo. Hindi ba pagpapala na magustuhan ka ng batang pinuno ng Xuan Yuan? Namatay ang dating tagapagmana at nagkakagulo rin ang pamunuan. Kaya makabubuti sa iyo at sa Xuan Yuan ang pakikipag-isang dibdib mo sa miyembro ng pamilya Pei. Ngunit, paano naman si Fuyao? Ilang lalaki na sa kasaysayan ang napigil ng pag-ibig sa kanilang mithiin. Sa huli, nabigula sila. Maging sa kanilang pangarap, ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Nasa sayo ang lahat ng pag-asa ko. Isinakripisyo ko ang lahat upang linangin ka ng mabuti. Sa ganitong pagkakataon, kailangang alisin ang sagabal na pipigil sa'yo sa susunod na magulo pa ang isip mo sa ganoong kababaw na bagay. Hindi ko na yung palalampasin. Encoded by BitsTV.com. Tami! Tami! Fuyao, tama na nga yan! Naiiba ka na ba? Narinig ko sasali ka sa paligsahan na makamandirigma! Anong... Ikaw? Ikaw ba yung hibaw? Mahimit yan! Basta hindi ka sasali! Baliw ka ba? Kumamatay ka! Tabi! Huwag kang sumali doon! Tama na nga yan! Tatang, pagsabihan nyo nga siya! Nakikipaglaro siya sa apoy. Oy, 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 oy! Ikaw! Halika, uminom tayo. Tatang Shu! Mali kayo. Hoy, 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 hoy! Tatang, tigilan niyo po siya sa pagsali. Kuya, huwag kayong sumali. Sige na, pakiusap. Huwag kang sumali. Makinig ka naman. Ay. Inom, inom pa tayo. Ang baso mo. Ayan. Oh, inom na. Pati sa pag-inom, talagang nalampasan mo na ako. Ha. Oh, pagsasali pa kita. Huwag mo na akong pakialaman. Sinadya ako talagang itabi ang alak na ito upang mainom natin sa 18 kaarawan mo. Hindi ba't ampun lang ako? Walang nakakaalam ng kaarawan ko. Fuyao, umalis ka na. Po? Bukas, may kalesang maghihintay sa iyo sa labasan.
Huwag ka maingay, basta sumakay ka na lang doon. Ilalayo ka nun sa lugar na ito. Maliwanag? Oh, sige na. Maganda ka na para bukas. Lasing na kayo. Saan ako pupunta? Basta lumayo ka na sa lugar na to. At huwag ka na ulit. Pabalik ba dito? Ha? Ayoko. Paano kayo kung umalis ako? Paano na si Xiaoqi ang lahat ng naroon sa Xuan Yu? Basta wag mo na isipin yun. Paano ko naman gagawin yun? Kapag umalis ako, anumang mangyari, kaya kong mabuhay ng mag-isa. Ngunit, paano kayo? Kapag umalis ako, ipapahama ko ang buong pangkat natin. Madadamay sila sa ginawa ko kahit wala silang ginawang mali. Kaya paano ako aalis na lang? Hindi na mahalaga ang nararamdaman mo rito. Makinig ka sa akin. Simula sa mga sandaling ito, hindi na ako ang tatapsyo mo. Ngunit... May natutunan ako kahit papaano sa pakikipaglaban. Huwag kayong mag-alala. Maaaring makalabas pa ako ng buhay sa paligsahan. Naiiba ka na ba talaga, ha? Hindi ka maililigtas ng kauting natutunan mo sa mga pagsubok ng paligsahan. Ang sabi niyo sa akin dati, ipaubaya ako sa tadhana. E di, kung yun ang tadhana ko, tatanggapin ko. Ngunit hindi ko nga gustong tanggapin mo yun. Ayaw ko na ulit kayong makainuman. Tapos na ako magsalita, babalik na po ako. Simula ang paligsahan, magtago ka lang, ipagtatanggol kita. Basta mag-iingat ka, maliwanag. Pinunong yan. Tadhana ang buhay at kamatayan. At kung ito ang aking tadhana, tatanggapin ko. Magpahinga ka na rin, pinunong yan. Nais kong mapag-isa.
na, Puno Ministro. Ang paligsahan ay magsisimula na. Opo, Puno. Mga kalaho, ito ang unang bahagi ng paligsahan. Encoded by BitsTV.com. Ang kaharian ng mga espiritu. Kaharian ng mga espiritu? Sabi ng punong guro may ikinulong siyang sagradong halimaw dito. Hindi kaya... Tama ka. Ito nga ang lugar na kinalalagyan ng sagradong halimaw. At ang punong guro nga mismo ang nagkulong sa halimaw dito. Kung nakakulong pala ang sagradong halimaw, anong ginagawa natin dito? Lalabanan niyo ito. Ha? Lalabanan pagkatapos, natin? Pagkatapos, muli niyo itong ikulong. Paano po? May dalawang pangunahing kapangyarihan ng espiritual na Xuan Yuan. Una ang panlilang, pangalawa hilagyon ng awit. Gamitin niyo kung anong nakasanayan ninyo sa dalawa. Maghati kayo sa dalawang panggat at umanay. Pumili na kayo ng kakampi. Binuksan ko na ang lagusan ng yungib. Malapit ang magising ang halimaw. Ano pang hinihintay ninyo? Bilisan niyo ang pagkilos. Bilisan niyo! Hoy, ikaw, bakit wala ka pang pangkat? Wala akong alam sa kapangyarihang yan. Patawad. Kakakatawa, no? Oh, dito sa kabila! Dito! Sa kabila ka na lang! Diyan ka lang! Hindi pwede! Hindi ka pwede rito! Ayaw naming magkaroon ng aliping pabigat sa pangkat. Tama. Ayaw namin sa'yo. Lalaban ako ng mag-isa upang walang sisihan. Lalabanan mo ang halimaw na mag-isa? Binibini, baka buhay mo maging kapalit. Sa pangkat ko siya. Ano? Ano? Sa atin? Walang matatalo. Magtiwala kayo. Kuya, sa likuran lang kita. Kailangan mo mabuhay maliwanag. Halika. Nakabuo na kayo ng dalawang pangkat. Tandaan niyo ito. Sa pangkat ng lundian, ang kapangyarihan ng panlinlang. At sa puti, kapangyarihan ng hilagyon ng awit. Kayang patulugin, pansamantala ng dalawang kapangyarihan ng halimaw. Ang tanikala ang magkukulong dito. Gamitin niyo upang malupig ang halimaw. Pag nagawa ninyo, matatapos ang unang pagsubok. At tutuloy sa susunod ang mananalong pangkat. Dapat galingan natin, ha? Kaya natin yan. Pinunong yan. Matatalo tayo dahil sa kanya. Ang mabuti pa, maghintay na lang ang aliping yan dito. Sunduin natin siya kapag nahuli na ang halimaw. Dahil wala namang pagkakaiba kung sasama siya o hindi. Pabigat lang siya kay pinunong yan. Hindi ako magiging pabigat. Pati kay pinunong yan. Pinunong yan, nakalilito at pasikot-sikot ang bundok ng Xuan Yuan. At pinili mo itong lagusang palabas. Magkakaroon ba tayo ng mga pagbabago? Matagal nang nabuo ang tuntunin ng paligsahan. Matagal kong pinag-isipan ang mga pagsubok na gagawin. Pagpasok nila sa kaharian ng mga espiritu, isasara na ang lagusan. Dito lang sila maaaring makalabas. Konting tiis, punong ministro. Maayos ang magiging takbo ng paligsahan. Mabuti. Umaasa ako riyan.
Oh.